Hi fam, welcome back to another vlog. So it's May 29 and alas 7 ng gabi ngayon. And tomorrow's our flight to Nagoya, Japan. So tara, samahan niyo ako at magpapack tayo. First time ko lang gagawin ang pack with me dito sa bahay. Kaya pinilit ko talaga siyang i-film kahit naantok ako fam. Kasi you know, it's a Wednesday, may pasok tayo ngayon. And kakatapos lang ng work. And yeah, ready na ako magpack. Actually late na nga eh. Ang plano ko sana magpack last weekend pa. Kaso sobrang na-busy ng weekends, hindi ko talaga kinayang magpack. Ngayon pa lang tayo magpapack. 7 p.m. Mamaya na ang flight natin. Actually, tomorrow ang flight natin ng 7 a.m. Pero syempre, dapat 4 a.m. nasa Naiya na tayo, diba? Kaya alis ako dito ng house mga 3 a.m. So, mamaya na yun, diba? Ito na naman tayo sa last minute packing. Pero, yeah, I'll try my best talaga na magpack ng maaga as much as I can. But for now, ito na yan. So, tara na. Samahan nyo ako at magpack tayo. Doon tayo sa kabila kasi nandun yung mga damit natin. Let's go. And dito tayo, ayan. Actually, ready ko na. Diyos ako na yung aircon para malamig na. Okay, come on. So, ayan yung mga damit natin. Pwede natin yung maleta. Inisip ko dalawang maleta yung dalhin. Isang malaki at isang maliit. Tingnan natin. But definitely, we're gonna bring the blue luggage. So, this one. So, dito natin siya ilalagay. Diba? Ngayon, hindi ko maalala kung nasan yung packing cube ko. Hanapin natin dito. Must be here. Ito na pala agad yung packing cube, oh. Kung gusto nyo rin ng mga gantong packing cube, ilalagay ko yung link sa description box below. Maganda to kasi, dito mo na ilalagay yung mga damit mo. Yan, oh. Usually, pag nagpapack ako, nagsisimula ako sa underwear. Since 4 days lang naman tayo sa Nagoya, 4 lang yung dadalhin ko. Kasi syempre may isusot pa tayo bukas, di ba? Usually kapag ganito, naglalagay ako ng extra underwear, tapos extra t-shirt, extra short, ganun. Hindi ako nagsasakto talaga. Lalo na kapag mainit. Although medyo spring pa yata ngayon sa Nagoya, kasi June pa yata magsistart yung summer. Tingnan ko yung weather forecast. Kapag umaga nasa 20, tanghali 24, kapag gabi nasa 15. I guess, okay pa yun. Pero, ewan ko, tingnan natin. Papacking cube na natin siya. So sa underwear, usually sinasama ko na yung mga socks and handkerchief. Kasi ako pa naman, hindi ako nakakaalis ng mga handkerchief. Nakasanay. Kailangan palaging meron. Ilagay natin siya sa packing cube. So story time fam, no? Kaya ako nag-schedule ng Nagoya. Kahit nakakagaling lang natin sa Japan. Alam niyo kung bakit? Uy! Si Sasuke! Halika! May pumasok. Hi! Ay, kasama nila. Hi, Sushi! Anyway, ito nga pinasasabi ko. Ayun, kaya ako naisip na mag-book ng Nagoya dahil, alam nyo, pangarap ko makapunta sa Tateyama Kurobe Alpen Route. So, it's like a destination in Japan. Mountain siya. Tapos may mga iba't ibang sasakyan, sakay ka ng train, ng bus, ng cable car. Tapos, ano, more on sightseeing. Pangarap ko yun kasi makikita mo yung Japanese Alps, no? Kung may Swiss Alps, meron ding Japanese Alps, yung matataas na bundok. Tapos may mga snow. Doon din sa Tateyama Kurobe Alpen Route, meron ding malaking snow wall, no? Search nyo sa Google, makikita nyo yung mga pictures noon or sa Instagram and Facebook. For sure, marami na tayong fam na nakapunta doon. So, pangarap kong pumunta doon kasi simula nung nakita ko yun, gusto ko na talaga siyang puntahan and nag-open lang siya ng spring. Imagine, hindi siya nag-open ng winter kahit na snow wall yung activity doon. Spring siya nag-open April hanggang November. Eh, ang feeling ko, ang best time na pumunta doon is during spring talaga. Kasi maganda-ganda pa yung weather. Imagine, pag pupunta tayo ng August, September, katulad ng Fukuoka trip natin last year, mainit na. So, pinush ko talaga na pumunta ng April or May. Eh, since na-cancel yung isang trip natin sa China, no? May trip sana ako sa China na share ko ba yun sa inyo, fam? Na we were invited to go to Shangjiajie. It's like a destination in China. Doon inspired yung movie na Avatar, yung natataas na bundok, ganon. Doon pala sa China yon and na-invite ako doon. And unfortunately, I wasn't able to come dahil nagkaroon ako ng conflict sa schedule sa work. So I had to cancel the China trip. Kaya, ayan, to compensate naman for the, na walang China trip, eto, nag-schedule tayo ng Japan trip, Nagoya. So yun ang story time. O, sa kaka-story time natin, natapos ko na yung mga undergarments.
Next na ipapack ko is yung mga pantutulog ko pero nasa baba pa yata. Kunin ko muna yung mga tinupido. Nakuha ko na yung mga tinupiko sa baba. So next na ipinack ko is usually sleepwear or isusuotin lang sa loob ng hotel. So nilagay ko na siya dito sa isang packing cube. Next naman is yung mga pang-ales. So since hindi naman ganun kalamig ngayon sa Japan, more on t-shirt lang isusuotin ko. Tapos magdadala lang ako ng light jacket para pagpunta natin sa Alpen Route. If ever na malamig, yun yung susuotin natin. And magdadala na lang din ako ng isang heat tech. So syempre, bali natin yung mga Uniqlo shirts. Many of you are asking kung saan ko nabibili yung mga t-shirts ko. It's from Uniqlo. And mostly ang binibili ko talaga yung mga neutral colors. White, black, nude, ganyan lang. Oh, diba? Limang t-shirt lang ang dinala ko. Kasi if ever naman na kailanganin natin mag-add, pwede naman tayong bumili doon. Sa GU, sa Uniqlo, diba? Yun lang talaga ang pinaka-itinerary ko from sa Nagoya. The Tatiyama Kurobe Alpen Route. Tapos, after that, tingnan lang natin kung saan ba tayo pupunta. Pero at the back of my mind, I wanna explore more of the central area of Nagoya na hindi natin nagawa last time. Gusto ko maglakad-lakad around the area. Tapos, I wanna buy a laptop. I've been sharing this on the previous vlogs na hindi ko na talaga magamit yung super old na laptop namin. So, we're gonna buy a MacBook. Tapos, tiyan natin ano pa yung pangagagawin natin. Next, we're gonna pack the pants. Since apat na araw lang tayo, baka dalawang pants ng daling ko, tatlo rather. Yung isa yung pang-alis tomorrow, tapos magdadala pa ako ng dalawang extra. Uulitin lang natin yung isa dun, di ba? Okay lang naman mag-ulit ng pants. Para sa mga hindi medyo sensitive. Ayan, we're gonna bring the pants from, I guess this is from Uniqlo. Maganda tong pang-partner. Tapos, actually, ito na lang isuotin natin papunta bukas. Kasi, if we're gonna ride the plane, kailangan super comfortable lang, di ba? Ito na isuotin natin bukas. The pants from Uniqlo and the shirt from GU na nabili natin sa Tokyo. Yan, simple lang, di ba? Ang outfit natin tomorrow. Having said that, ang dadalhin kong extra pants ay isang black. Ito fam, favorite ko na tong pants na to. This black pants from Hongdae, South Korea. Super ganda talaga niya. Ang ganda nung fit sa akin. Ang ganda nung pagkakalaylay niya. We're also gonna bring these cream pants. Also from South Korea din. Okay. So ito lang dalawang extra yung dadalhin ko. Tapos, magdadala din tayo ng shorts. Isang shorts lang para if ever na kailanganin natin. Meron tayo. Ito, isang shorts lang. Short shorts. This is from World Balance. A short. Diba? Sobrang useful ng packing cube. Again, lalagay ko yung link sa description box below. Okay, the jacket. Meron pa nga akong kit. Pako. Kasi this, sa isang nagayang ko lang dito yung lahat ng mga pandamig. Pati mga gloves, nandito pa. Okay, let's bring this cream coat from GU. Ayan, super ROI na coat. This one, di muna natin dadalhin. Yung isang bag na lang na black yung dadalhin natin. Parang gusto ko dalhin itong bag na to. Gamitin natin sa Japan, no? Nabili natin sa ano to? Sa GU. Ayan o. Ganda niya ako i-dalhin natin to. Ang labas-labas natin. Okay, now na meron na tayong undergarments, pangtulog, pang-ales, top and bottom, now toiletries. Okay, lalagay ko muna yung coat. Parang hindi naman siya napakano talaga. Now, let's pack our toiletries here sa baba. Oh, usually, nasa isang nagaya na yung mga toiletries. Diyan na lahat. Meron tayong facial cleansing oil. Super favorite ko to. Manyo. This one's from Olive Young. Super ganda itong cleansing oil na to. Meron din tayong facial wash. This is also from Olive Young in South Korea. Nagugang tayo ni ate. Tapos yeah, meron tayong hair wax. Tapos calming syrup from Dr. Belmore. Ayan. Tapos Hadalabo na hydrating lotion. Okay, kasi ito yung mga nakuha ko sa hotel. Ilalagay ko nga dito to yung mga toothbrush. Kasi ilalagay ko to sa toilet sana para kapag may visitors, may magagamit. Kaya ko siya inuuwi. So yun lang ang ating toilet bag.
Dadagdagan ko pa to ng sabon shampoo. Kukuha lang ako sa kabila. We're also gonna bring our blue slippers from More Balance. Ayan. Dito lang siya sa plastic. Okay, I think we're good. Yung isang hand carry, kunin ko sa kabila. Nanako ako na isang hand carry natin. Wala pa pala tayong laptop, no? Doon pa tayo bibili, so wala tayong dadaling laptop. Pero inisip ko magdala ng isang extra luggage talaga. Ang dadaling ko na lang is yung ating hard drive. Para in case na makabili na tayong laptop, gamitin ko na doon. Mag-transfer na ng mga files. Also, huwag nating kakalimutan ng ating medicine kit. Kompleto to fam, no? From for headache, para sa stomach pain, para sa sipon, ubo. Of course, huwag nating kalimutan ng ating vitamins and throat spray. Lalagay ko yan dito sa toilet reflection. So, dito naman, sa usual na hand carry ko, dito ko nalagay yung camera. Tapos, ito yung aking makeup kit. And then, salamin. Tapos, our wallet. Tapos, ang ating perfume. Magagamitin kong perfume for this trip is one of my favorite sa lahat. It's the Dirty Perfume from Lush. Tignan nyo, oh, makakalahati ko na siya. Super favorite ko siya ngayon. Of course, huwag natin kalimutan, no? Ating passport. Passport stamps reveal na ba? Kasi may mga nababasa ko nun sabi, passport stamps reveal na ba? Anyway, kasunod na lang. Kasi parang kalahati pa lang yata yung stamps sa passport. Tapos, syempre, meron tayong mga natirang yen from our previous Japan trip. Pati mga bariya, kinuha ko na. Ang gagawin natin, syempre, once we get there, magbibitro na lang tayo. Okay? Yan na naman itong aking bag. Wait, may naalala ko pala. We have to bring an extension. This is something that we shouldn't forget. Kasi sobrang laking bagay nito, lalo na sa travel. Ayan, we have this Omni extension na tatluhan. Kabili na ako kasi 'di ba, napa-confiscate ni Casby yung nakaraan sa Ilocos trip ba 'yon or hindi ko maalala. Anyway, ayan na siya. Dali natin 'to. Okay, so ito na pa ang ating bagahe. So isasara ko na lang ito. Although hindi ko pa pala isasara kasi mamaya mag-iisip-isip pa ako baka may makalimutan pa tayo, no. Para isang sarahan na lang mamaya. So that's it for this vlog. Sana na-enjoy niyo 'tong packing vlog natin. Yan lang yung mga usual na dinadala ko sa travel. Kapag maikling araw lang, mas konti lang yung damit na dinadala ko para may space tayo for shopping, sa mga bibilin nating mga pasalubong, para mailagay natin dito, no? And yeah, I'm super excited sa flight mamaya. Sana makatulog tayo na maaga ngayon kasi alas 3, kailangan makaalis tayo dito. So, ibig sabihin, 2 a.m., kailangan gising na ako, no? Anong oras na ba ngayon? Ayan, 7:32 p.m. So, magdi-dinner na tayo. Dumating na si sis from work. So, gonna have dinner na. And yeah, tapos na ang ating packing vlog. Sana na-enjoy nyo to. This is our first packing vlog dito sa bahay. Pinilit ko talaga siyang i-film kasi I believe it's a milestone for us. No, na since kali pa tayo dito ng house, ngayon lang ulit tayo nakagawa ng packing vlog dito sa bagong bahay. So, ayun na yung maleta natin. I'm super excited sa trip. So, abangan niyo yung next vlog. Yun na yung papunta na tayo ng Nagoya, Japan. So, before I end this vlog, please follow me on my social media accounts, fam. It's JM Banquicio sa Facebook, at JM Banquicio sa Instagram, and at JM Banquicio _ sa TikTok. Also, kung magta-travel din kayo to Japan and other countries, and dito rin sa Philippines, mag-book kayo ng mga tours and hotels nyo, fam, sa Klook, and meron tayong discount code na JM Banquicio, makakakuha kayo ng 3% off para sa mga activities and 5% off para sa mga hotels. Also, kung yung mapipili nyong hotel is part ng Klook Spotlight Hotels Program, meron akong ginawang vlog doon dito sa YouTube. Hanapin nyo lang yon. And pwede nyo rin i-search sa Google, Klook Spotlight Hotels. And ilalagay ko rin yung link sa baba ng mga Klook Spotlight Hotels. No, i-click nyo lang yan. Kung may mapili kayong hotels dyan and makapag-book kayo dyan through Klook, you can use my code JM Banquicio Hotel para makakuha kayo ng 8% discount. So yun lang, fam. Maraming salamat sa panonood ng vlog na to. And I'll see you on the next vlog. Bye!